mayroon akong ipapakilala sa inyo. Ang pogi ano? Yan si Gregorio del Pilar, na kung tawagin siya ay si Goyo. Alam ba ninyo na isa siyang estudyante nang pumutok ang himagsikan? Si Gregorio del Pilar ay isang ganap ng heneral sa edad niyang 21. 21 pa lamang po, eh naging heneral na? Mm-mm. Eh, paano naman po siya naging bayani? Ganito yon. Ah, alam ko na po yan, Lola. Kaya po naging bayani si General Goyo. Mm-hmm. Dahil namatay siya sa Tirapas. At dahil doon siya natalo. Tsaka, dahil alam ko na po ang kabayani niya ni General Goyo, hindi na po kami maglalakbay. Oo nga po. Alam mo ba, Noli, kung papaano naging heneral si Goyo? Yun ang dapat ninyong tuklasin ngayon. Kung papaano ang isang estudyante naging isang bayani. At kung ano ang mga tagumpay na nagawa niya at papaano niya ginawa ito. Darating kayo sa kalagitnaan ng himagsikan sa Bulacan. Sa panahong napakahalaga ng magtagumpay, malalaki na ang mga labanan, at bawat labanan ay mahalaga. Yan ang magsasabi kung mananalo o matatalo ang ating himagsikan. Ego! Paligiran natin ang buong lugar. Hindi ko po alam. Kaya mo ko. Dinadaan yung balat sa kapagkaan nila. Oh, ba't kayo nandito? Ay, sabi ko din na kayo. Sige, pag-hudyat ko, tumakbo kayo ng napakabilis, ha? Apo. Oh? Isa, dalawa, takbo, dali! Kong? Bakit? Nakikilala mo itong mga batang ito? Hindi, hindi lang. Ayoko lang nakita yung mga batang yan eh. Pasok nga kung kayo dito. Hindi lang. Sabihin nyo nga sa akin kung paano kayo napunta ulit sa lugar na. Ah, eh...
Naligaw po kami. Yun po pala yung nasa maling panig kami. Nasa panig po pala kami ng mga Kastila. Opo, tuto po yun. Mali po. Mali kang bata. Palagay natin itong munisipyo. Dito tayo naipaglaban. Hindi natin nalalaman na mayroon palang daan dito. Sa likod. Kaya pala nakatatagal ang mga Kastila eh. May mga bala at pagkain na nakakapasilit sa atin. Sige mo. 20 araw na tayo nakabantay dyan, naipaglaban tayo sa harap. Mayroon palang daan. Sa likod, sa likod. Kaya pala laging dito lang putukan. Meron palang lihim na lagusan dito. Ang dapat gawin natin, masarahan kong lihim na lagusan. At dapat malaman natin kung kanino nagmumula ang pagkain at sa kabala nila. Ito plano ko. Noli, parang kamukha ni Nilalgoy nagbabasketball sa kanto sa may ate, no? Pero siya naman ang namumuno sa lahat ng katipunero dito sa Bulacan. Handa na kayo. Kung ngayon tutuloy na po kami, mauna na ako kami. Antayin nyo lang ako. Alabas din ako. Sige ba. Ingkong. Oo. Ayun naman bahala dito sa dalawang bata. Huwag nyo silang paalisin dito sa kampo. Makakaasa ka. Manggoyo! Maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo po sa amin kanina. Oo nga po. Ako nga dapat pa salamat sa inyo. Hindi dahil sa inyo. Hindi natin malalaman ang bilim na lagusan. Sige. Alala! Sandali! Hindi kayo makakalis. Kabilin-bilin na sa akin. Huwag kayong paalis. Kumain muna kayo. Kabilin-bilin na sa akin, General Goyo. Hindi tayo aalis. Oh, ako na nga magluluto. Eh, palagi silang duto ni Kasepa. Oh, bigay. Talaga? Mga kapatid, sino mga yan? Mga nagpupustit ng bala at mga pagkain para sa mga Kastila. Isang po nila dadali ng mga biyag. Kay Goyo, para magkumpisal. Eh, para magsabi ng totoo. Oh, kumakain na pala kayo dyan. Kain po kayo ito. Salamat. May bisita po ba? Bakit po ang daming tao at ang daming handa? At para po nagmamadali ang lahat? Walang pista. Ito ang mga sumusuporta sa mga katipunerong nakapaligid dyan sa kampo. Oh, mga kasama, kain ang kain. Ha? Bilisan ninyo at papalitan pa niyo mga sundalong galing sa labanan sa gabi. Bilisan niyo, kain ang kain. Dala niyo kami na makakain dito. Dala na makakain. Magsigil po na kayo. Pag-agahan na tayo. Sa sobrang dami po na nilulutong pagkain, parang buong bayan na po. Kung ito po yung pagkain. Ay, eh, papaano ba naman ay maraming katipunerong nakapaligid dyan sa kampo? Ba, kung may kanyon lang tayo, siguro ay matagal na natin napasuko yung mga Kastilang yan. At pag nanalo tayo dito sa Bulacan, tutuloy tayo sa Maynila at tiyak, panalo na ang himagsikan. Salamat po. At si General Goyo po ang namumuno sa lahat ng ito. Ay, tiyak yan. Pati na matatanda, sumisingit sa kanya, no? Oo nga. Yan si Goyo, alam niyo ba? Magaling na bata yan. Ako, kung nakita niyo lang yung labanan namin dun sa... Bakit Goyo lang po ang tawag niyo sa General? Eh, papaano ba eh? Maliit pang paslit yan. Uhugin pat walang salawal. Goyo na ang tawag ko. Ako lamang nakatawag dyan ng Goyo, hindi General Goyo. Magsitayo! Dumarating si General Goyo! Ito, gagamitin niyo ito, ha? Magandang umaga po, General. Magandang umaga naman. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga po, General Goyo. Magandang umaga, Inko. Oh, nakapagpahin na ba kayo mabuti? Opo, General Goyo. Eh, bakit po kayo may dalang damit pang babae? Oo nga po. Ah,
Alam ninyo, sa labanan, hindi lang lakas ng katawan ang kailangan. Hindi lang lakas ng katawan ang kailangan? Ano po ang ibig sabihin ni General Goyo? Kasi hindi natin nakita ang galing ni General Goyo. Alam niyo ba, nung nasa kakarong yan, parang leon kung magalit. Doon sa paumbong, nautakan niya mga Kastila. Hindi na po, malayo na sila, General Goyo. Hindi na natin makita ang kabayanihan niya. Ano? Tara na! Teka. Sige na po! Eh, sa tanda kong ito, hindi na ako pwede sa labanan. Panood-nood na lang o kaya'y tagapagdala ng merienda. Ngayon naman, tagapag-alaga ng mga bata. Pag nalaman ni Mineral Goyo ito, pagagalitan ako noon. Pangako po, hindi ako mag-iingay. Oh, sige, ha? Totoo yan. Ang tagal naman po nila. Kinasara po ba sila yung Mineral Goyo? Ano maiki? Kanina lang po sinusundan natin. Tapos, wala. Tapos ngayon, ipalim matatandang babae lang po ang nakikita kong dumadaan dito. Baka ito na yung plano. Baka po makita nila tayo dito. Ang mabuti po, magtago na po tayo sa loob ng simbahan. Benedictus est Domine Deus Universi, veia de tua laditate acepimus panem, quem tibi offeremos fructum terra et operes manum hominum, est pro nobis fiat panis vita. Benedictus Deus in saecula. Per uios aquae et vinem mysterium, eius officiamur divinitatis consortes, e humanitatis nostra, fierit dignatus est particeps. Benedictus est Domine, Deus Universi, eia te tua laditati acceptimus vinum, et tibi offeremos fructum vitis, et operes manum. General Goyo, mesa po po! Diyos ko! Diyo! Bali, anak! Ano mo nang maningkong? Maling anak, pasensya niyo na muna ako. Naiintindihan po namin. Awa ako sa inyo. Mga bata kayo, dapat naglalaro kayo. Baka kayo mapaglaroan. Saan naman po kami makakapaglaro? Eh, halos natapo yata ng lugar dito sa Bulacan. Eh, mapanganib na. Dito, maalala ko pa. Nung maliit ako, papalipad ako ng saranggola. Dito rin, dito ko nasaksihan ang pagpaparusa kay Maestro Sebio. Maestro Sebio? Sino po yun? Dating pinuno ng mga katipunero dito sa Bulacan. Napakagaling na tao. Ngunit nahuli ng mga Kastila, pinarusahan, pinalian dito ng kahoy. Pinagpapapalo, pinalakad ng malayo hanggang umabot sa kalye nito. At di
dito sakaling ito, tinapos ang kanyang buhay. At kayo naman po ang namumuno sa katipunan dito sa Bulacan. Nasa inyo na po ang pag-asa natin. Pinapangako ko sa inyo, walang kasing bangis kami may paglaban. General Goyo! Magsilikas na po tayo! Marami pong kastila nagdaratingan! Tumakbo na kayo! Dalihan ninyo! Tara! Si Goyo, isa rin siyang batang katulad nyo na inabot ang inyong magkita. Gusto rin niyang maglaro. Pero hindi siya nakipaglaro. Gusto rin niya magtrabaho, aral, magkapamilya. Inialay niya ang kanyang tapang, lakas at kalino. Para sa inyo. Sa ating lahat. Goyo, ang liham na ito, kailangan may bigay sa mga Kastila. Ang hinihingi ng liham na ito ay para sumuko ng mga Kastila sa loob ng munisipyo. Mag-ingat po kayo. General Goyo, mag-iisipan pa po raw nila! Ha, ganon ha? Kung gayon, Ingkong, ilabas ang sorpresa! Oh, ilabas ang sorpresa, bilis! Kasiyahan namin. Teka, teka, teka. Mayroon kayo ibabalita sa akin, di ba? Naku, Lola. Alam niyo po ba? Sana lahat ng kabataan ngayon tulad ni General Goyo. Bakit naman? Dahil po kasi, isa si General Goyo sa mga modelo ng kabataan. Biruin niyo po
ang kanyang talino, tapang at kabataan ay inali niya para sa bayan. Para magtagumpay ang iyong magsikan. Sana nga. Sana nga magising na ang ating kabataan. Huwag nang masyado magdisko-disko, huwag nang patambay-tambay, huwag nang paporma-porma. Kung hindi, dapat nilang pag-isipan kung ano ang makakabuti sa ating bayan. Di ba? Opo. Yan ang dapat. Gawin nilang modelo si General Goyo. General Gregorio Del Pilar. Na kung tawagin siya ay...